Okay, shall we sing this song, The Day by Day? Title is Day by Day. Yeah, you can open also the page 18 hymnal. Or you can see here 18. Page 18, Day by Day. My Tagalog version, also my English version. Okay, let's sing English together. Day by day, and with each passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry, for fear. He whose heart is kind beyond all measure gives unto each day what he deems best. Lovingly is part of pain and pleasure, meaning toil with peace and rest. Every day the Lord Himself is near me, with a special mercy for each child. All my cares He pain would bear and cheer me. He whose name is Counselor and Power, the protection of His child and treasure, is a charge that on Himself is laid. As thy days, thy strength shall be in measure. This that pledge to meet he may. Last, help me then in every tribulation, so to trust thy promised Lord, that I lose not faith with consolation offered me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meeting, here to take as from a Father's hand. One by one, the days, the moment fleeting, till I reach the promised land. Okay, only one song. Magandang umaga po sa inyo lahat uli. Okay. Kumusta po kayo? Mabuti po. Medyo early morning na. Okay. Yeah. Let's pray together. Banal na amang Diyos nasa langit, maraming maraming salamat po sa inyong dakilang biyaya at pag-ibig para sa atin. Kaya sa pamamagitan ng sakripisyo ni Yesu Kristo, kami ay pumaibuhay na walang hanggan. Sa aming Panginoon Yesus, siya na po talagang nagtanaw ng kanyang mahalagang dugo na sa krus para tinubos sa aming lahat ng kasalanan po. Kaya kami ay pumaibagong pag-asa na sa langit po. Ama, salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. Kaya kami ay po talagang araw-araw ang masayang buhay na po. Today, sa aming mga brother and sister, nakatipon po ito sa umaga po ngayon para mag-aral ng sa inyong salita. Ama, please teach us sa inyong mga mensahe para sa atin po, para kaluwalhatian sa inyong banal ng pangalan po. And also, Ama, pakitulungan niyo po para ipapahayang ng salita ng Diyos. Kahit itong linggo po, ang mga ilang tao po makikinig ng sa inyong salita
sa araw-araw po. Pakibubuksan niyo po sa kanilang puso para maunawaan sa inyong salita. Kaya sila din po, pwede po sa maliligtas katulad namin po para pupunta sa langit po. Ang itong oras po, Ama, umaasa sa inyong dakilang kamay po. Mula ngayon hanggang wakas, umaasa sa inyo. We pray in Jesus' name, our Lord. Amen. Okay, yeah. After our salvation, ngayon po sa Wednesday, tuwing Linggo, tapos tuwing Wednesday also, we listen the Word of God. Pero also, kailangan po sa kanitong sa oras para mag-aral ng sa salita ng Diyos. Actually, ang itong akla, the fruitful beginning. Actually, para ito sa mga beginner po, after salvation, kailangan po ang mga importanteng mga sa salita para sa aming Christian buhay. Katulad ng ganito, mga bagong silang baby, the newborn baby, kailangan po, di ba, sa dede, mula sa mama. Actually, after giving birth, first day, second day, 1 week, 1 month, ang dede ng mula sa nanay talagang importante. Kung normal milk, medyo kulang. Ang mula sa nanay sa dede, ito po talagang magandang sa nutrition para bebe, the baby. Parang ganito po, after salvation, we need to also listen ang salita ng Diyos. Kaya, there is the 12 mga importanteng mga paksa. Actually, this the course, even in the Korea, those who are really saved Christian, yeah, every Sunday, also they study ang ganitong mga paksa. In Sunday case, actually, the Sunday morning, yes, they are listen the sermon, Sunday sermon all together. And then afternoon, parang they listen again, this, the fruitful beginning course. Kaya first title ito, Assurance and Security and the Purpose of Salvation. And the second, the three steps of salvation. Actually, ang una po, tungkol sa kaligtasan, salvation. Kaya first, the security, the assurance, and security and the purpose of salvation. Today, we will study this one chapter. And the second, the three steps of salvation. In the Bible, there is some different explanation about salvation. Kaya, ang una, salvation of our spirit. Katulad ng noong Linggo, we really understand what is the salvation. And then there is the second salvation para lumalago. Actually, the English version, sanctification, and then justification first, and then sanctification and glorification. And that is the more easy word, the three steps of salvation. Justification, yeah, we got the salvation. Katulad na noong Linggo. And then sanctification, ito lumalago na, lalago every day. And then glorification, when Jesus second coming, yeah, it meaning the rapture. We will become like Jesus Christ. That is the three steps of salvation. And then third part, the Holy Spirit as a guide in life. The Holy Spirit. The Holy Spirit, that is the one of the Trinity God. Amang Diyos, ang Diyos ng Ama, Diyos ng Anak, Diyos ng Holy Spirit. Kaya Holy Spirit also really important. And then the next, church and fellowship. And then the God's word and prayer. Post number 7, God's will, sanctification. And number 8, God's will, evangelism. And number 9, God's will, sacrifice and giving. And there is the many God's will para ligtas ng tao. Pero ang una, sanctification. Magiging banal ng sa aming Christian buhay. Tapos, and then, evangelism. This is also one of the important God's will. That's why this week also, we conducting the Bible seminar.
Ibang bahay ni Brother Alvin, Sister Noeline, and also ito po. Para sa inyong family, we need also evangelism. And then another God's will, sacrifice and giving. As a born again Christian, yeah, we receive ang dakilang pag-ibig ng Diyos. That's why also we need to share. When we sharing, yeah, kailangan po talagang sacrifice. Sacrifice sa aming oras, sacrifice sa aming katawan, also mga material ng mga bagay, parang ganito na. And then, heresy. The meaning of the heresy, the meaning, the different pananampalataya o maling pananampalataya. And then, Christian hardship. Like the persecution o disciplina ng Diyos. And then, the judgment seat of Christ. Actually, judgment seat of Christ is the different judgment of God. Judgment of God meaning tungkol sa impyerno para hindi pa ligtas tao. Pero, ang ligtas tao, para sa ligtas ng tao, meron na po also isa pang judgment. That is the judgment seat of Christ. Para, hindi para ito impyerno. Ang ito, awarding. Judgment seat of Christ meaning awarding. After... Yes, already. After we got the salvation, ayon po sa paano o mabubuhay na sa mundong ito. How much we sacrifice, how much we evangelize. Parang ganito po, yeah, God will give us mga award, mga gantimpala ng Diyos. Chastening and rapture and reward. There is the parang ganitong the 12 chapter na po. This is very important. Kaya mga 12 weeks, we will try to learn this one. Okay? 12 weeks. And so today, we will start assurance and security and the purpose of salvation. But before that, yeah, there is the one of the story. Tungkol sa assurance of the spiritual salvation. Actually, in your house, you can read this the part. Actually, this story, nasunog na isang bahay. Pero doon sa bahay, meron din po manok. The mother chicken and ang mga chicks. But inside lahat ng bahay, nasunog na. Fired. Totally fired. Actually, the mother chicken, the hens, he can escape by alone. Ang problema marami ng mga chicks. They cannot go out. That's why the mother hen, the hens decided, I will protect my babies. Ang problema, sobrang init, sunog. That's why, nasa ilalim ng kanyang sa pakpak, yes, he keep the lahat ng mga chicks. Hindi ko pala mga ilan. Pero when we look at the mga chicks, diba, isang hen, parang mo, minsan, mo, 5 o 10, ganito, diba? And then he really want to protect his the babies. That's why he just sit down, even though malakas ng fire. He sat down and then he protect his chicks. Finally, he patay na. When the firefighter entered this house and then check what's the reason why fire. And then finally, he found out, wow, there is isang hen. But sunog na lahat. Ang kanyang feather, wala na, talagang sunog. When he often, when he move, is this hand, the patay ng mano, chicks came out. Oh. Buhay pa chicks. Oh, yes. Actually, that story inexplained na po. Yeah, look at this one. Likewise, Jesus suffered painful death on the cross in order to bring salvation to mankind. Yeah. Even this mano, yeah. He has the pag-ibig. Diba? Ang pag-ibig para sa kanilang mga babies. That is the same. Jesus Christ and God's love also. God's love manifested sa pamamagitan ng dugo ni Yesu Kristo nasa cross. Dahil sa kamatayan ng itong manok, mother, kaya mga chicks buhay pa. That is the same. Dahil sa kamatayan ni Yesu Kristo, kaya, sa amin, yeah, meron na po sa walang hanggang
katubusan, the eternal redemption. Nasalangit po. First, assurance and security and the purpose of salvation. Important is the title, assurance and security and the purpose of salvation. First, assurance of salvation. Okay, I have question. Are you really sure about your salvation? Yes. 달라강 sigurado ba kayo? Yes. Dati, wala. Laging may duda. Diba? May takot, scared. Huh? But, meron. Ngayon, now, you're really sure na po. 100%. Huh? And then, security of our salvation. It's really safe, diba? Our salvation. Huh? It's really safety. 100% talagang safety ba? Our salvation. Why? Huh? Because I'm really perfect man? That's why my salvation is really safety? No. Our salvation, ito kamay ng Diyos. Huh? That's why God really protect our salvation. Not according to my mind or my life. Huh? I have the experience before. When I came to Philippines 2008, someone introduced me about the Bank Filipino. Banco Filipino. Can you remember that? Banco Filipino? Yeah. Now, where is the Banco Filipino? No more. No more. Why? Bankrupt. Diba? But 2008, even 2009, 한강 2010, meron Banco Filipino. And then someone introduced me. Banco Filipino has bank product, like the if we were the time deposit system, if you will save even 250,000 peso, yes, 5 years later it became double. 5 years. Yeah, 5 years time deposit. 5 years time deposit. At that time, because I came to Philippines from the Hong Kong, I have the little amount of the money. And then, okay, sige, I will deposit this money in the bank. Kaya 1 year, parang 2 year, yes, it's okay. 2008, 2009 is okay. Ang problema 2010, news suddenly. There is the news. Banco Filipino? Bankrupt. Bankrupt. That's the biggest problem. So many people, they cry that time. Those who are saving their money in the Banco Filipino. At first time, we trust Banco Filipino. We believe, diba? We trust, that's why, yes, I deposit my money. In my mind, it's okay. Yeah, I trust you. I believe you. Ang problema, yeah, the Banco Filipino is not safe. It's not strong bank. That's why 2010 finally they bankrupt, diba? That is the same. Our salvation is not my hand. Our salvation is hand of God. If hand of God, katulad ng Banco Filipino, not safety. Kung gaano our salvation also not safe, diba? But God is Almighty, diba? Yeah, God is the really Almighty God. That's why when you look at here. John chapter 10 verse 28-29. Okay, shall we read this Bible verse? And I give them eternal life, and they shall never perish. Neither shall anyone snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. John chapter 10 verse 28-29, ito inexplain po. Really 100% talagang security of our salvation. Actually, this book has the Tagalog and English version. But this book, for a beginner, is more little easier to understand the English. That's why I will try to English or Tagalog together. But look at this one. And I give them eternal life. Ito I, God, Father God, diba? Father God. Yeah, gave us, ito them, to all of us, eternal life. God already gave us eternal life. Sa pamamagitan ng sacrificial ni Yesu Kristo. 2,000 years ago, already God gave us. And then here,
and they shall never perish. English version here, yeah, English use that never. In Tagalog, hindi mapapahama. Just Hindi lang, Hindi. Pero English, never. Never perish. Ibig sabihin, 100%. Diba? Really safety. Never perish. Naintindihan mo ba? Because my Father who has given them to me is greater than all. My Father God. That's why my Father's hand. Our salvation is the Father's hand. Ang kamay ng amang Diyos. Okay, sa baba ito, having the confirmation of salvation is an important matter to all Christians. Confirmation of salvation. Kasigurado ang nang kaligtasan. It is extremely risky to live without solving the issue of salvation. The confirmation of salvation is a distinct experience based on the Bible. The Bible says that one must hear the gospel. First step, one must hear the gospel. Listening, the word of God. Katulad ng Bible seminar. And believe in the grace of God to become born again. Yeah, believe. Listening. And then believe. Yes, God teaches. God taught us ang kanyang salita ng Diyos, Biblia. We are listening. When we listening, kailangan po believe. That is our part. Sometimes the people they said, "Oh, we don't need to anything. God already chose us." Parang predestination. God chose us. Yeah. Almighty God, God he knows that who will be saved or not. That's why we don't need to anything. Parang ganito, but that is not correct. God knows already who will be saved. That's why God teaches. In our case, when we're listening, we need to believe. That is our works. We need to believe that. So believe the grace of God, become born again. God has saved mankind in order to grant eternal life and to pass on the glory of his kingdom to us. As God, who is greater than the universe itself, His works of salvation is eternal and absolutely secure. Yeah. The God's salvation is eternal. Kaya eternal salvation, eternal redemption. Walang hanggang katubusan. And then absolutely secure. Okay. Next, yeah. Food for thought. The meaning, let's think in this one. There is a question. What evidence is there for a confirmation of salvation? Can you answer that? What evidence is there for the confirmation of salvation? Can you tell me what is your evidence of your salvation? And the second, how is salvation secure? And then, why did God save us? What is the purpose God saved us? That is today our topic. Okay, kaya let's thinking about the meaning of salvation. A while ago, yeah, this the three question. So we will thinking about the answer. Yeah. The meaning of salvation. God has great love and sympathy for all sinners who were under the authority of sin and death. Yeah. God has great love and sympathy para sa makasalanan. Para sa makasalanan. Kaya, therefore, He sacrificed His only Son, Jesus Christ, to save us. Okay, there is some Bible verse. Acts chapter 26, verse 18. Okay, shall we open the Bible? Gawa chapter 26 verse 18. Yeah, New Testament. After Juan. 26. Yeah, Gawa chapter 26.
Yeah, it's okay. Yes. Yeah. Verse 18. Yes. Page ano po siya? 244. Yeah, page 244. Yeah. 18. Gawa chapter 26 verse 18. Okay, shall we read together? Upang buksan ang kanilang mga mata, asilai magpalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos, upang magtanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan ng isang poong na piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Yeah. Ang itong versikulo, yeah. Actually, dati kami ay po mula sa kadiliman. Diba? Bilang makasalanan, dati mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas. Pero ngayon, yeah, tungo sa liwanag o tungo sa Diyos. We are transferred. Huh? Tapos, Ephesians chapter 1 verse 7 also. Ephesians. Yeah. Little more record. Ephesians, Epheso. Yeah, taga Epheso. Taga Epheso. Chapter 1, verse 7. Yeah, 320. Epheso, chapter 1, verse 7. Okay. Epheso, chapter 1, verse 7. Okay, Epheso, chapter 1, verse 7. Okay, 3, 2, 1. Sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Sa kanya'y, kay Jesucristo, mayroon tayong katubusan. Ang itong katubusan, walang hanggang katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kanyang dugo. Tapos ito in-explain po na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya, yeah, He sacrificed His only begotten Son, Jesus Christ, to save us. That is the first meaning of salvation. And then second, the meaning of salvation, Jesus Christ took away all of our sins. Lahat. Lahat ng ating kasalanan. Jesus Christ, He already took away. Kaya, Isaiah chapter 53, verse 6, ito ini-explain po, ang Panginoon Diyos, siya na po sa lilipas sa aming lahat ng kasalanan kay Jesus Kristo. Kay Jesus Kristo. Tapos, Ikalawang Korinto chapter 5, 21. Okay, shall you open the Bible also? Ikalawang Korinto. Kanina Gawa, tapos Roma, tapos Korinto. Korinto, meron na po unang Korinto, tapos ikalawang Korinto. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 21. Yeah, ikalawang Korinto, chapter 5, verse 21. Chapter 5. Yes. Medyo dikit. Chapter 5, verse 21. 302. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 21. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 21. Chapter 5, verse 21. Okay. Shall we read together? Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan, siya na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos.
Si es Cristo, hindi nakakilala ng kasalanan. Siya na hindi nakakilala ng kasalanan. Si es Cristo. Pero, he took away lahat ng aming kasalanan sa pamamagitan ng ang kanyang dugo po. Kaya Jesus Christ took away all of our sins. And then, the meaning of salvation, number 3, Jesus took off on the judgment and the punishment instead of us to spare us from eternal judgment in hell. Kung kami lang may kasalanan, ang judgment of God, ang judgment of God sa amin na lang. Diba? Halimbawa, ang isip natin po, ang itong kamay na paghukom ng Diyos. Ang itong kasalanan, ito po, kamay, paghukom ng Diyos. Kung ito, kasalanan, kung ako lang may kasalanan, ano ba? Ang paghukom ng Diyos, yan, nasa akin. Diba? Kaya ako lang, mamamatay, tapos, naulog sa impyerno. Pero, ang itong kasalanan, lilipat po, lumilipat ng kay Jesus Kristo. Kaya Jesus Christ, He took away all our sin. Kaya ang paghukom ng Diyos, yeah, kay Jesus Kristo, hindi sa atin. That's why, kami na po talagang may walang hanggang buhay na. And number 4, God revived our souls that had been dead from sin and received us as His children. Kaya, kami na po magiging talagang children of God. God revived our souls. Yeah. Muling buhay na po sa aming souls. Ephesians chapter 2. Okay, look at Ephesians chapter 2 verse 1. Ephesians chapter 2 verse 1. 까니나, 디바 Ephesians chapter 1 verse 7. 그러니까 Ephesians chapter 2 verse 1. 2 verse 1. Yeah. Chapter 2 verse 1. Kayo noy mga patay sa inyong mga pagsalangsang ang mga kasalanan. Yeah. Kayo noy mga patay. Ang ito po, hindi kamatayan ng katawan. Ito, spiritual death. Spiritually, as a sinner, yeah, patay na. Verse 5. Verse 5 also. Verse 5. Maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway. Binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo'y naligtas. Yeah. Ang itong verse ko also in-explain po, di ba? Noong tayo'y mga patay. Spiritually patay. Kaya, yeah, papunta sa impyerno. Pero, ngayon, binuhay niya tayo kay Kristo. Binuhay niya, ibig sabihin, God gave us ang bagong buhay, spiritual buhay, sa pamamagitan ng biyaya, kaya kayo'y naligtas. Ang ito po also, one of the meaning of the salvation. The meaning of salvation. Okay, there is the question here. Let's think this one. Is there another way to salvation beside the Bible? Ibig sabihin, meron po ba ibang paraan para maligtas except Bible? Yeah. Here, look at, according to the Bible, experiencing miracles of healing, speaking in tongues, or seeing supernatural images do not present sign of salvation. Ngayon, ang marami ng ibang mga church. Yeah. Meron na po ganit. Nasa church, meron na po miracles of healing. Yeah. Especially when we watching the some TV channel, like the Christian TV channel. Yes. Yeah, marami ng ganito. Healing or speaking in tongues. Yes. Or singing supernatural image. Yeah. Meron na po ganito. Yeah. Actually, that kind of things, yeah, also in the before, in the Bible. Halimbawa, even Jesus Christ,
Yeah, He saved mga souls. And then Jesus Christ also, yeah, He showed to His power, parang healing, ibong bulak. Yeah, Jesus Christ opened the eyes. Huh? Ang mga hindi salita, yeah, Jesus Christ also opened His mouth. Hmm? And also, si Nazaro patay na. 4 days na patay. Yes. But Jesus Christ, He said, Nazaro, come out! Diba? That's why He buhay na. Yeah. Even mga apostles, ang panahon ng apostles, they show to ang ganitong mga power. But why? Why Jesus Christ, He showed His power even mga apostles? Why? Mm, they showed to mga miracle. Why? Yes, first, para makita nila. That is the God's power. Because that time, hanggang that time, hindi pa kompleto ng Biblia. Hanggang that time, walang kompletong Biblia. Meron na po sa lumang tipan, tapos na. Pero bagong tipan, tungkol kay Jesus Kristo, hindi pa. Diba? Hindi pa na. Wala na po sa kompletong Bible. That's why Jesus Christ and even mga alagad, they show to the ganitong mga miracle. Para believe that is the God's power. Naintindihan mo ba? Yes. So, in our time, ganitong mga miracle actually mula sa mga Satanas po. Look at the Bible, Ikalawang Thessalonica, chapter 2. Ikalawang Thessalonica. Verse 9. Ikalawang Thessalonica. Yeah, Ikalawang Thessalonica chapter 2. Chapter 2. Chapter 2, verse 9. Okay. Sasanay din po. Ganyan din po ako dati daw lumabas. Yeah. Do not shy. Okay. Huh? Do not shy. It's okay. Actually, this is also one of the training to open the Bible. Yeah. Yeah. Chapter 2, verse 9 to 10. Ikalawang Thessalonica, chapter 2, verse 9 to 10. This Bible explain po, ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa pagkawani ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga pamaninilang ng kababalakan. Verse 10, may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak. Sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. Yeah, look at. Sapagkat tumanggi silang ibigin ng katotohanan upang sila'y maligtas. Ang itong katotohanan, Biblia. Diba? Biblia, ito katotohanan. Pero, yeah, para upang sila'y maligtas, kailangan po katotohanan, pakikinig ng salita ng Diyos. Pero sila po tumanggi. Tapos, ang ganitong tao, mas focus ng, ano ba? Ang ganitong mga gawa ng Satanas. Mga healing, speaking in a tongue, ganito na. Huh? Yeah. That's why in this time, upang maligtas, kailangan po talagang salita ng Diyos. Hindi ganitong mga miracle. Hindi healing, speaking tongue. Hindi po. Naintindihan nyo? Dahil ngayon, kompleto na Biblia. Kompleto. Ang panahon ng mga alaga, dahil hindi pa kompleto ang itong Biblia. Kaya God help to mga alaga sa pamamagitan ng mga miracle. Pero sa aming panahon, tapos na itong Biblia. Kompleto na. That's why ang kaligtasan dapat ayon po sa Biblia po. Naintindihan nyo? Kaya itong verse, Ikalawang Thessalonica chapter 9 to 10, this is the really malakas ng warning mula sa Diyos. Huh?
ngayon, ang ganitong mga marami ng mga miracle o healing speaking tongue, hindi mula sa Diyos. Diba? Ang itong versikulo sinabi niya, diba? Pakawan ni Satanas. Diba? Pagdating ng tao, makasalanan ay ayon sa pakawan ni Satanas na may buong kapangyarihan, ang mga tanda, ang mga mapan nilang ng kababalakan. That's why, in this time, we need to be very careful. Kaya meron na po miracle. We have to thinking this one. Is this really mula sa Diyos o mula sa Satanas? Even in the church, my healing o my speaking tongue, marami ng ganito. We have to thinking that, ito ba talagang mula sa Diyos ba? Kaya sa loob ng church, talagang ito ba tulong ng Diyos? O baka mula sa Satanas? Actually, parang, yeah, there is a standard. Standard. Ang ganitong mga miracle, after miracle, kung meron na po talagang spiritual salvation. Naintindihan nyo? Ang miracle, ito, it helps to spiritual salvation. Kung ganon, that is the talagang tulong ng Diyos. Pero miracle na lang, tapos walang kaligtasan. Wala na kaligtasan. No one focus ng salvation. Only focus ng miracle. Kung ganon, ito po, gawa ng Satanas na. Naintindihan nyo? That's why, yeah, is there another way to salvation except the Bible? Wala. Wala. Only the Bible. The assurance of salvation. Okay, I will read this one. The central purpose of salvation is the forgiveness of sin. Important. Forgiveness of sin. Without forgiveness of sin, there is no salvation. Naintindihan nyo? Halimbawa, kanina, may malaking miracle. Healing. Ang sakit. Gumaling na ang sakit. Ang problema, makasalanan pa rin. He does know about the forgiveness of sin. Kung gano'n, ligtas na ba? Hindi. Siyempre, ligtas na mula sa ang kanyang sakit. Pero, hindi pa ligtas ang kanyang spirito. That's the problem. Accepting prayer in the church in this day. Acceptance. Acceptance na lang. They accept Jesus Christ sa pamamagitan ng prayer. Ito din, hindi na tunay ng kaligtasan. Bakit? Dahil they don't know about the forgiveness of sin. People who truly believe that Jesus Christ died for their sins and that He had resurrected from the dead are born again. Kamatayan ni Yesu Kristo, tapos muling buhay ni Yesu Kristo. Death of Jesus Christ and resurrection of Jesus Christ, ang ito po talagang foundation of our salvation. If there is no sin, there is no judgment. The Bible states that the experience of salvation is distinct. The path to heaven or hell is determined before experiencing death. Yeah. Many people, they thinking that, how can I know that? Am I saved? Siyempre, after kamatayan, bahala sa Diyos. Ang ganitong pananampalataya talagang delikado. Salvation is the personal experience. That's why, before death, before kamatayan, yeah, we know that. I'm really saved now. Sinners are judged and sent to hell solely based on their lack of faith in Jesus Christ. And those with faith enter heaven for eternity. Sinners are judged and sent to hell solely based on their lack of faith. Lack of faith, Jesus Christ. Actually, this meaning, look at John chapter 16, verse 9. John, yeah, Evangelio Juan, chapter 16, verse 9.
John chapter 16 verse 9. 16? Yeah, John chapter 16 verse 8 and 9. John 이방엘료 후한 John chapter 16. Yeah, chapter 16. 185. Yes. John chapter 16 verse 8 to 9. Verse 8 and 9. Okay. At pagtatin niya kanyang susumbata ng sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran, at sa kahatulan. Verse 9, importante ito. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Sa aming maruming kasalanan, yeah, tinubos na. Diba? Walang hanggang katubusan. Kaya sa aming maruming kasalanan, wala na. Diba? Wala na. Already Jesus Christ, He took away. Paid all. Pero there is only one sin remain. Ano ba ito? Hindi sila sumasampalataya sa akin. Unbelieving. They reject Jesus' love. They deny. Dugo ni Jesus Christo. Only one sin. That's why kanina ito, yeah, lack of faith in Jesus Christ. Only one sin remain. The children of God will inherit the kingdom of God. There is the different expression of salvation. The Bible in-explain po mga ibang-ibang mga word of salvation. Because if God only explain only one word lang, salvation, kung ganun ang ibang mga tao medyo mahira, if they don't know about this meaning, kung ganun, they cannot understand. Huh? That's why God explained ibang-ibang mga word about salvation. Halimbawa, di ba? If elementary student, di ba? Can they understand about the redemption? No. No. Di ba? That's why, in more easy word, forgiveness of sin. Parang ganito. Huh? So here, yeah, redemption of sin. Ephesians chapter 1, verse 7. Luke chapter 1, verse 77. Yeah. Redemption of sin or forgiveness of sin. Okay, that is the same. And then, another meaning of salvation, justification. Justification. Huh? Okay, Romans chapter 3, verse 24. Actually, this book, Kagabi, I already sent you. Yes. The PDF book. Meron na po sa English and Tagalog version. Yeah. Look at the Roma chapter 3 verse 24, tungkol sa justification. Roma chapter 3 verse 24. Pagkatapos ng gawa. Juan, gawa, Roma. Gawa chapter 3 verse 24. Chapter 3 verse 24. Roma chapter 3 verse 24. Yeah. 3:24. Yeah. Yeah, 3:24, chapter 3 verse 24. Yeah. Chapter 3, Roma. Okay. Chapter 3 verse 3 verse 24. Okay. Silang ayon ay itunuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo, Jesus. Yeah. Silang ayon ay itunuturing na ganap. Itunuturing na ganap. Diba? Yeah. Justified ito. Paano? Sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo, Jesus. Pagtubos na. Tubos na. Kaya, itunuturing ng ganap. That is the meaning of justification. Actually, we are sinner before, diba? We are not justified. Pero, sa pamamagitan ng sacrificial ni Jesus Christo, kaya, we are justified.
And number three, obtaining eternal life. Obtaining eternal life. Look at John chapter 5, 24. John chapter 5, verse 24. Evangelio Juan chapter 5, verse 24. John chapter 4, verse 24. John chapter 5, verse 24. Yes. 5:24. John chapter 5:24. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo ang nakikinig ng aking salita. At sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan kundi lumipad na sa buhay mula sa kamatayan. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ito na talagang totoo na, di ba? Ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, ito ay may buhay na walang hanggan. Already, ngayon, may buhay na walang hanggan. Actually, sa aming physical buhay, maiksi lang. Diba? Only hanggang 70 or 80. But we don't know. Jesus Christ's second coming is very near. Diba? Baka next week, or next month, or pwede rin po even next year. Diba? A limited time. Pero, yes, after Jesus' second coming, may buhay na walang hanggan. Already we receive. Kaya here, at hindi darating sa kahatulan, kundi, tingnan nyo, lumipan na sa buhay. Ang itong buhay, langit. Mula sa kamatayan, impyerno. Huh? Lumipan na sa langit, mula sa impyerno. Already lumipan na. Kung walang kaligtasan, siyempre, hindi pa lumipat. Impyerno pa lang. Diba? Pero, ngayon, lumipan na. That's why the Bible inexplain, lumipan na. Mula sa, lumipan na sa buhay, mula sa kamatayan, impyerno. That's why we have the 100% ang kasiguraduhan para pupunta sa langit. And then, becoming the children of God. Becoming the children of God. John chapter 1, verse 12 and 13. 아니나, same John chapter 1, verse 12 and 13. John, 이방엘료 1. Yeah. Chapter 1, verse 12 and 13. John chapter 1, verse 12 and 13. Okay. Subalit, ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinakalooban sila ng karapatan ng maging mga anak ng Diyos na ipinanganak hindi sa dugo, sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. May sumasampalataya sa kanya ang kanyang pangalan, kaya pinakalo, ang kanyang pinakaloban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kami na po, meron na po talagang sa karapatan, maging mga anak ng Diyos. Pero ito, maging mga anak ng Diyos, ito verse 13, na ipinanganak hindi sa dugo, sa kalom ng laman o sa kalom ng tao. Tingnan mo ito. Ipinanganak na, born again na, o maging anak ng Diyos, hindi sa dugo. Oh? Hindi sa dugo. Dugo meaning, parang, oh, ako na, Christian family na, ang tatay ko, pastor na, kaya ako na, born again na. Hindi ganito. Dahil ikaw na magandang background, magandang family background, kaya ikaw na ligtas? Hindi. O, hindi sa kaloob ng laman. Kaloob ng laman. Kaloob ng laman. Physically, kahit ikaw na may sikasik para sa Diyos. Kaya marami ng tulong ng ibang mga tao,
Laging pupunta sa church, worship, pray. Pero, ang ganitong mga gawa, hindi pwede magiging anak ng Diyos. O sa kaloob ng tao. No? Kahit even though you decided or accepting, with accepting prayer, you will receive the Holy Spirit. Parang ganito. Hindi pwede po. Hindi po ayon sa kaloob ng tao, kundi ng Diyos. Naintindihan nyo? Kaya, ang kaligtasan nito 100% biyaya ng Diyos. Epeso chapter 2 verse 8, sapakas sa biyaya kayo'y naligtas. Sapakas sa biyaya kayo'y naligtas. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng tao, kundi kalooban ng Diyos. Biyaya. Kaya 100% biyaya ng Diyos na po. And then, born again. Born again. Ipanganak na muli. Tapos, heirs of God. Tagapagmana ng Diyos. Heirs of God. We will be inheritors ang mga bagay na po mula sa Diyos. And then another one, receiving the Holy Spirit. When we got the salvation, automatically, yes, we receive the Holy Spirit. Actually, we cannot feel na sa aming puso talagang may Holy Spirit ba? O hindi natin alam. Walang feeling. Walang sa physical feeling. Naintindihan nyo? Pero, yeah, we will notice that as much as my life talagang change. Pero look at this one. Ang una po sa, let's look at the Epeso chapter 1 verse 13. Epeso chapter 1 verse 13. Epeso chapter 1 verse 13. Yeah, Epeso chapter 1, verse 13. Yeah, Epeso chapter 1, verse 13. Okay, 시계. Epeso chapter 1, verse 13. Okay, 나봐? Yes, verse 13, 3-1. Sa kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. At kayo na sumasampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Yeah, look at this one. Tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Tinatakan na. When we got the true salvation. Kung gaano may tinatakan ng tinatakan, ibig sabihin sealed na, sealed. Diba? Halimbawa, meron na po contract. Yes, even the sasakyan, buy and sell contract, or house. Especially my house title, diba? House title, contract. Meron na po, sealed. Diba? Kung walang sealed, peke na. Diba? Peke, delikado. Oh, kaya talaga para sigurado, sealed na. Kaya ito, tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Ito, nakarinig ng salita ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan. When we listen and when we believe ang ebanghelyo, sa pamamagitan ng Yesu Kristo, dugo ni Yesu Kristo, napatawad na sa aming lahat ng kasalanan. Walang hanggang katubusan. When we talagang believe sa aming puso, that time, Holy Spirit, pumasok po sa aming puso na. Look at, Unang Korinto chapter 6. Unang Korinto, bago ng Epeso po, kaya Unang Korinto, Ikalawang Korinto, Galatia, Epeso. Kaya konti lang sa harap, chapter 6, verse 19. Unang Korinto chapter 6. Unang Korinto chapter 6 verse 19.
1 Corinthians chapter 6 verse 19. Okay. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Ang mga Corinto Church, mga brother and sister, mga ilang brother and sister, hindi nila alam. Oh, save na, ligtas na. Pero parang ang isip nila, walang change. That's why they committed sin again and again. That's why the Apostle Pablo sinabi niya, hindi ba ninyo nalalaman na sa inyong katawan ay templo ng Diyos na? Kaya dapat mag-ingat kayo, parang ganito. And then, becoming a priest. When you got the salvation, yeah, the Bible verse also explained for 1 Peter and Revelation, we are the priest of God. Actually, in Catholic tradition, di ba? Pari lang. Di ba? Pari lang talagang priest. Pero, according to the Bible, when we got the salvation, we are also priest. Naintindihan nyo? We are also priest. In the house, please also look at the Bible here. 1 Peter chapter 2, 9, Revelation chapter 1, verse 6. In the house na lang. And then, the second, the security of salvation. Let's look at this one. Security of salvation. Talagang safety ba sa aming kaligtasan? Salvation means having eternal life. Once you receive salvation, once you receive the salvation, it is eternal. But you know, some other church, some other religion, yeah, because they cannot understand. Huh? Oh, ikaw na isang beses na ligtas na, kaya talagang perfect ba? Parang ganito. Huh? Yeah, our salvation ito talagang, once you receive salvation, it is eternal. I'm not perfect. Tingnan nyo? Sa aming katawan, hindi perfect. Sa aming buhay also, medyo weak. Diba? Makakasala pa rin. Pero sa aming salvation is perfect and eternal. Naintindihan nyo? The forgiveness of sin is represent the eternal redemption of sin. And the Holy Spirit enter your heart through the resurrection of life. There is some Bible verse also. Please check in the house, okay? And then, God preserves salvation of believers. First, we read this one, chapter John chapter 10, verse 28-29. Kanina, first na, we already read. Kaya God preserves salvation of believers. Ang kamay ng Diyos. Never perish. God gave us eternal life. Kaya never perish. God has given, number three, God has given the inheritance of His kingdom to His children. And God has guaranteed salvation through the Holy Spirit. God has guaranteed the salvation through the Holy Spirit. 그러니까 에베소 chapter 1 verse 13. 띠나타깐 나. The 반할 나 Holy Spirit. And then here, what is the purpose of our salvation? Why God saved us? 봐. That is also important. Why God saved us? Why God saved us? Para magiging mayaman in this world? No. Para blessing physically? No. Kaya God saved us? Hindi. Look at this one. God wants us to inherit His eternal kingdom. Marcos chapter 16, there is the one story. 이상 마야만, 다포스 이상 블루비 시 나자로. Yes, 이상 마야만, 시아나 마간당 부하이나 삼운동이도. Pero one day, 이상 마야만, 다포스 블루비 나자로 파타이나. One day together. 앙 마야만, 나사 임피에르노. 피낙두루사나 아뽕이나 임피에르노. 사킨나, he asked to Abraham. Among Abraham, please send the Nazaro to me para itubo ang kanyang sa kamay na sa tubig na lang. Just one drop of the water para palamikin sa aming dila.
Ganito na sobrang inin na nasa impyerno. No? Pero si Nazaro, kay pulumin na sa mundong ito. Beggar. Pero siya na nasa kandungan ni Abraham. Naintindihan nyo? Yes. God wants us to inherit His eternal kingdom. Yeah. Katulad ng Nazaro. Actually, in this world, there is so many Christians really poor. Yes. There are really born again Christians. There are really poor. Do you know in Africa, in our church, Life for the Mission also, we shared this gospel, Africa. Since 2008 or 9, parang ganito. Africa. Do you know in this nowadays, in Africa, so many Africa country and so many people there are really saved. Before, Hindi Paliktas. Usually Africa maraming Pentecost. Pentecostal church. That's why they kanta kanta and then healing, speaking tongue. They are only focused there. They believe that they are saved. Physically, they are sobrang poor. That's why God gave us maraming miracle, healing ganito. Pero, walang kaligtasan. But, yes, I'm really thanks to God. Huh? When we share the gospel, some of them, they really believe. And then, and those who are really saved Christian in Africa, they evangelize. Maraming tao na po. Kaya many people, they are saved. Kaya some of the pastors in Africa, they say that. Yes, Father God, nasa langit, mas marami ng Africa people. Dahil sila na sobrang mahirap na buhay na sa mundong ito, kaya mas marami na nasa langit. Because they're, in this day, they really receive the true gospel. Compare in our life, diba? Yes, Africa really poor. Diba? So God really wants us to inherit His eternal kingdom. God wants everyone to partake in His glory. Partake in His glory. Before salvation, we live our lives only for ourselves by on our means. Yeah, we only focus, diba? Our own things, mga physical things, material things. However, yeah, God has called us so that we can participate in God's good works. God's good works. Good works. What is the God's good works? Next time also we will learn that. Evangelize lost soul. In God's view, di ba? Ang pinaka maputing gawa ay ang isang makasalanan ay maliligtas. That is the pinaka maputing gawa. Yeah, we can help. We can share mga more physical things. We can share money to our neighbor. But, yeah, today we can give them even 100, 1,000 peso. Ang problema sila na may pera, pero kung hindi na makinig ng salita ng Diyos, ano ba? Impyerno pa rin. That's why we need to share true gospel. God provide power to fight the prevail against Satan. That is also one of the purpose. Do you know? After salvation, may fighting. Mag-away na. Huh? Ang pinakaunang may enemy to sa aking sarili. Huh? There is the three enemy. Una, sa aking laman. Sarili. Ikalawa, sa mundong ito. World, this world. And then ikatlo, Satanas. That is the three biggest my enemy. Yeah? Actually, Ephesians chapter 6, verse 12 na po ito. Ephesians chapter 6, in explain po, spiritual fighting. Yeah? And then, today, actually, kaya hanggang ito po sa aming study, about assurance of salvation and then the security of salvation and purpose of the salvation. There is the memory verse.
memory verse. Yeah. Ephesians chapter 2, 8 to 9. Try in your this week. Okay? Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Yeah. Pwede na Tagalog. If you're feeling easy to English, English lang. O kung Tagalog, Tagalog. And then John chapter 10, verse 28, 29. Tapos, John chapter 5, 24. Aba na. But you know, English, English is more short. Tagalog mas mahaba na. Yes. Yeah, let's try this. But it depends on you, okay? Ephesians chapter 2, 8 to 9, and then John chapter 10, 28, 29, and John chapter 5, 24. Yes. And then, when you go back in the house, look at this one. Yeah. Look in the mirror. Reflect on my life based on the Bible. Yeah. Write down the correction I need to make after learning today's lesson. Yeah. Like that. Today we study, diba? After study, minsan, oh, tapos na, okay naman, kaya kalimutan na lahat. Kung ano, siyempre. Walang kabuluan. Yeah, we need to reflect. We need to meditation again, thinking again. That's why kailangan po memory verse. Okay? When we memorize, yeah, the Bible verse, we can think, continue. There is also, when you look at the, this is the one of the testimony, Korean brother, about the salvation. Kaya in the house, also please be this one. Okay? In the house. And then there is the special lesson, 12 questions that will confirm the experience of salvation. 12 questions like that. Do you believe in the fundamental truths regarding Jesus? And then some Bible verse explain. Oh, am I experiencing a spiritually meaningful fellowship with God, Christ, and other believers? How sensitive am I to sin? How sensitive now? Before, parang walang guilty. Yeah. Kaya marami ng kasalanan, nangmumura. Walang guilty. Pero ngayon, suddenly I'm really nervous and guilty. Parang ganito, am I really sensitive? We can check that. Yeah. That is the one of the works of the Holy Spirit. Before, walang Holy Spirit. Kaya, okay naman. Pero ngayon, my Holy Spirit. Kaya kahit small sin, I'm really nervous and guilty. Naintindihan nyo? Yes. And then, am I abiding by the fundamental law of the Bible? How have my worldly value changed? Before, my value, cell phone, house, sasakyan, iba-iba, dummy, shopping, jewelry, parang ganito na value. Diba? Pero now, what is your really meaningful value as a born-again Christian? We have to think in this one. Do I have Jesus Christ and am I anxiously waiting His return? Jesus' second coming. And then, have I been less sinful ever since accepting Jesus as my Savior? Less sinful. Do I love another Christian? Yes. Especially here, we need to love another, our brother and sister. Okay? Yes. Love more. Have I experienced answer to my prayer? Yeah, we will pray nowadays, diba? You have your prayer. Sometimes, mga material things. But more important, our spiritual things. Especially for the salvation of your family, neighbor, friends. 10. Do I witness evidence of the Holy Spirit in my life? And then, do I have the ability to discern spiritual truths from deception? And then, last, have I ever received the persecution for being a believer in Christ? Persecution.
Actually, this is the one of the also evidence you are as a born again Christian. Our Christian life, yeah, now, until now, Masaya na, diba? Masaya. But do you know, some later, there will be persecution. Sometimes your husband, your father, mother, family, or your friend, relative. Because they thinking that, before you are Catholic, oh, you are a betrayer. We are the Catholic family, but why you changed your religion? 파란 간이또. That's why they persecute. Or 이방 이방 another. Okay. Yes. Please review in the house. Okay. Please read the book again and meditate. Already time so fast. Already more than 1 hour. Yeah. We will pray first. Thanks, Father God. You saved us, and also today we share about the assurance of salvation and security of the salvation. God, please, we are really thanks to God because you gave us the perfect salvation. Ama, and so we don't have any doubting about the salvation. Just we really want, we will have the good Christian life in order to glorify your holy name. And Father, this week also, some place we are preaching the gospel. So God, please help the lost soul to listen carefully and they will be saved. Thanks, Father God. And also please give your spiritual power and your love and your wisdom to our brothers and sisters. We pray in Jesus' name, our Lord. Amen.